So ayan, welcome back sa Kasosyo sa Negosyo. Ngayon naman po ay pang-negosyong recipe pa rin po ang isi-share ko po sa inyo. So ibabahagi ko po sa inyo kung paano gumawa ng cookies na paninda sa mga panaderya, sa mga bakery. So sugar cookies po ang gagawin natin ngayon. Sobrang dali lang pong gawin neto. Sana po magustuhan nyo po. So ang kailangan lang po natin ay kalahating kilo ng asukal. So pwede po ang washed sugar, brown sugar. 2 piraso po ng large na itlog. And then 2 teaspoon ng vanilla extract. 2 tablespoon ng baking powder. And then 3/4 cup ng tubig. At 1 cup ng margarine. So kailangan din natin dito ng food color na egg yellow. So kayo po kung ano pong gusto nyong kulay ng cookies nyo, bahala po kayo. So haluin lang po natin ito mga kasosyo hanggang sa matunaw po ang asukal. Ilalagay na po natin ang 1 kilo ng third class flour. So ay mga kasosyo, sobrang dali lang po. Ganito lang po ito gawin. So haluin lang po natin ito hanggang sa mag-combine po lahat ng ingredients natin. Kailangan natin dito ng extra na harina ng flour para pang dust po natin. So i-roll lang po natin ito ng pahaba. So ang pag-roll nyo po ay depende sa laki ng cookies na gusto nyo po. And then since ibibenta ko po siya ng 5 pesos kada isa, so titimbangin ko po ito mga kasosyo ng, ikakat ko po ito ng 60 grams kada isa at ibibenta ko po ito ng 5 pesos kada isang cookies. Okay, so gagamit po ako dito ng baking sheet at binanyahan ko lang ito ng shortening. So ilalagay ko lang po ito ng ganito, hindi ko na po siya bibilog-bilogin isa-isa para bawas trabaho po mga kasosyo. So isalansan nyo lang po siya ng ganito. So pwede nyo po itong i-flatten ng ganitong paraan pero isa-isahin mas matrabaho pa. So gagawa po tayo ngayon ng technique na mas madali nyong mapa-flatten ang lahat in just one way. So ayan. So ganito lang kadali para mas mabilis ang trabaho natin mga kasosyo. So gawin lang natin ito hanggang sa ma-flatten natin lahat ng cookies natin. Alright. Oh, as easy as 1, 2, 3. Oh, diba? So kailangan may space po yung spacing po yung paglalagay nyo ng cookies dahil medyo umaalsa po ito. So babanyahan or gigrease po natin ito ng egg. Kukulayan natin yung itlog.
So, optional lang naman po ito mga kasosyo kung gusto nyong lagyan ng pula-pula sa gitna. Design lang naman ito, maiba-iba lang. So, pwede naman pong walang ganito. Eh, trip ko lang naman nalagyan nito. Para naman kahit papano eh, isa rin po ito sa nagpapa-attract sa mga customer. O, di ba? Kasi parang yummy-yummy tingnan. Special kunyari. O, di ba yung shopaw may ganyan? And then, sprinkle natin ito ng white sugar. So, ayan, optional lang din. Kung ayaw nyo lagyan ng sugar sa ibabaw, sprinkle lang naman, konting asukal lang yan. Para naman, masarap tingnan. Alright? So, ibibake po natin ito sa 200 degrees Celsius ng 15 to 20 minutes. And then, eto na, luto na ang ating cookies. So, kapag medyo nag-brown na po yung gilid, and then may swelo na rin siya sa ilalim, nag-brown na rin siya. So, pwede na po ito mga kasosyo. Ganito lang po kadali. Ang cookies po na ito, kapag bagong hango ay medyo malambot. Kasi habang medyo tumatagal, medyo tumitigas din po siya ng konti. Pero hindi naman yung matigas na matigas. So yan muna po ang aking video for today. Sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe. Abangan nyo pa po ang susunod ko pang video na gagawin. Thank you for watching. Bye!